sa laki, lakas at husay ay alam nyo bang meron pang mga PBA players na talaga namang nagpasakit sa ulo ng dominante at natatanging 6-time PBA MVP na si Junmar Fardo? Sino-sino? Ba, hindi ako sir! At bakit nga ba sila ang top 5 PBA players na lubos talagang nagpahirap sa 6-10 na si Abay? Six foot nine, athletic at napakataas tumalon ay hindi katakatakang kasama sa mga listahan ni Junmar si Jumping Japet. Dahil nga sa haba ng mga galamay at galing ng timing ay hindi na nga mabilang ang mga nabutata at nadakdakan ng Hinebra Big Man. Patunay naman sa taas ng talon ni Japet ay kahit for fun lang. Nagbibiro lang ako. Ay nagawa pa din itong dakdakan ang isang Junmar Fajardo. Noong nasa Hinebra pa ay kasama nga noon ni Aguilar na pilit sumasabay at pumipigil kay Fajardo ang tila paborito ngayon ng PBA na si Greg Slaughter. Nasa Cebu pa lang ay nagkakaharap na ang dalawa at umabot na nga hanggang PBA ang tila ba Clash of the Titans ni Da Kraken at Greg Zilla. Mas mabilis man ay inamin nga ni Junmar Fajardo na lubos talaga siyang nahihirapan kay Slaughter dahil bukod sa pagiging 7-footer ay meron din itong dependable jumpers. Mas matangkad man si Junmar ay malaking bagay naman ang mga extra rice sessions ni Belga. Dami pang gustong kain. Para makapalag sa 6'10 giant, matalino at palaban ay isa pa sa mga dahilan bakit napakahirap ka-match up ni Belga ay ang pagkakaroon nito ng mga deadly shot fakes at reliable 3-point shots. Bukod sa basketball skills ay literal na talagang masakit din kalaban si Belga dahil hindi ito takot sa physicality. May dependable jumpers ay tough match-up din talaga noon si The Boss Sanitos dahil sa napakatindi nitong basketball fundamental skills. Mas maliit man kontra Junmar Fajardo ay reliable sa depensa at napakaraming galaw sa loob ng shaded lane. Reliable sa opensa, hindi din naman matatawaran ang depensang ibinibigay ni Sanitos kaya isa din talaga ito noon sa mga nagpapahirap kay Junmar Fajardo. Pabirungang sinabi nila kay Danny Ay na nung nag-abot sila ni Fajardo ay kinakain na lang siya nito. Pero malaking bagay din naman ang mga turo at pagtutok ni Ildefonso kay Fajardo kaya malaki na ay napakahusay pa ni Da Kraken. Bukod sa raise the roof ay parehas ding matindi sa loob ng paint area at merong maaasahang jumpers sina Demolition Man at Da Kraken. Ikaw ka Dribble, ano ang masasabi mo sa listahang ito ni Junmar Fajardo?